Noong pong nakaraang taon ay naging malaking usapin ang pagkakaroon ng oversupply ng kamatis dito po sa Kalayaan, Laguna. At para po matulungan ng ating mga magsasaka, hindi po tumigil ang mga tauhan ng munisipal ng Kalayaan para mabigyan ng solusyon po ang ating mga magsasaka na namumroblema po sa sobrang supply ng kamatis. At para may kwento sa atin kung ano nga ba ang ginawa nila dito, kasama po natin ang Municipal Agriculturist, si Ma'am Lisa Yi. Ma'am, pakikwento nyo nga po ano itong ginawa pong solusyon ng Kalayaan po dito sa sobrang supply po ng kamatis. So, noong October 2018, nagkaroon nga kami ng oversupply. Ang isa sa naging immediate actions ng LGU Kalayaan sa pangunguna ng ating Municipal Mayor, Honorable Lenny M. Adaw, ay yung i-process yung ating mga sobra ng kamatis. At nakipag-ugnayan ang Department of Science and Technology para maproseso itong mga kamatis natin. So with the help of LSPU, siniluan, ginawang tomato powder sa pamamagitan ng kanilang mga shared facilities na ipinagkaloob din naman sa kanila ng DTI. So ito yung mga makinari na kahit ilang toneladang kamatis, kaya nilang i-accommodate at gawing tomato powder. So ano yun naman yung gagawin namin doon sa tomato powder na yun? Napag-isipan nga ng LGU Kalayaan at ng DOS team na ito ay gawing sangkap doon sa kape. Dito po sa atin sa Kalayaan, gaano karaming mga magsasaka ng kamatis ang matutulungan po nitong proyekto po nito? Meron kaming 60 farmers talaga na nagpo-produce ng tomato. Ito yung mga malakihang production. Pero hindi lang naman sila yung matutulungan nito, kundi pati na rin yung mga nagpa-process ng mga food products. Isa na nga dito yung coffee with tomato. Kamusta naman po yung pagtanggap po ng mga tao dun sa lasa po niyang coffee with tomato? Actually, itong coffee with tomato, 2-in-1 kasi ito. Yung mga mahilig sa black coffee, pwede ito sa kanila. So, ito ay coffee lang at saka tomato. Wala siyang sugar, wala din siyang cream. At healthy siya kasi nga walang ibang masyadong ingredients. Kapeng barako. Ito ay nagagawa naming dalawang timpla. Depende sa gagamit. Yung iba naman, naglalagay ng asukal, yung iba hindi. So far naman, maganda yung pagtanggap ng mga nakakatikim at nakakabili nitong coffee with tomato. Yung lasa niya, lasa rin talaga yung kamatis? Ang lasa niya ay kapeng barako na kapag yung, parang may aftertaste siya ng kamatis. Ito kasi 5 grams lang eh. Doon sa 5 grams, nandiyan na yung kape, nandiyan na rin yung kamatis. So yung first production namin, almost 17,000 sa shays. Napakadami. Pero dagdag ko rin lang, Ma'am Lisa, no? Bakit nagkaroon ng oversupply ng kamatis nga pala nung nakaraan taon? At gaano ba talaga karaming tonelada ng kamatis ang napoproduce po dito sa Kalayaan? Sa isang ektarya kasi, nakakapag-produce ng almost 10 tons. Meron kaming 60 hectares. So napakarami talaga nung nagsabay-sabay ng production. So ang hindi naman lahat kayang i-accommodate ng market, so nagkaroon ng oversupply. At ngayon, dito sa inyong produkto nga na ginawa ng munisipyo, coffee with tomato, inaasahan na kung magkaroon man ng oversupply pa, may pagdadalan po tayo ng kamatis po dito, no? Basta nagkaroon ng oversupply at yun naman ay pinamimigay nga lang o kaya mababa yung presyo, gagawin namin tomato powder, then coffee with tomato. Para walang nasasayang. Oo, para walang nasasayang. At nagkakaroon pa ng magandang presyo yung ating kamatis. At yung kasabi nga natin walang mabigat na problema na hindi nasusolusyonan kung may pagkakaisa at pagtutulungan. Oo, basta nagtutulong-tulong. At yun yung ginawa mismo at pinakita ng mga taga-Kalayaan. Kaya gusto rin namin i-promote sa pamamagitan din ng programa ninyo na tangkilikin yung aming coffee with tomato basta makipag-ugnayan lang sa aming opisina. Congratulations po sa lahat ng mga taga-Kalayaan, sa munisipyo ng Kalayaan, sa lahat ng bumubuo at nagkaroon sila ng pagtutulungan at pagkakaisa para masolusyonan po ang problema sa oversupply ng kamatis. So muli, mula po dito sa Kalayaan, ang ating nakasama, ang Municipal Agriculturist po ng Kalayaan, si Ma'am Lisa Yi.